Di pa nagkakaroon ng gera pero nasunog na yung barko ng China, mga tol. Low quality kasi eh, no? Well, anyway, itong videong panonoorin natin mula kay John Reps, mga tol. China, pinapaalis sa lalong madaling panahon ang mga barko ng Pilipinas, mga tol. Lalo-lalo na dito sa Skoda Shoal. Dahil nga naunsyame yung kanilang plano dyan na magtayo ng panibagong isla. Since nga na-discovery agad ng ating gobyerno, mga tol, na binaplano ng China mag-reclaim na naman ng island dyan dahil nga sa mga natuklasan nating dead corals na nakatambak dyan, eh nag-deploy na agad tayo dyan ng barko, which is yung BRP Teresa Magbanwa nga. Na ngayon ay ipinoprotesta ng China, mga tol. At etong ang nakaraang insidente lamang, mga tol, binangga ng barko ng China ang dalawang barko natin, PCG, at nasira to. Alam nyo kung bakit? Kasi inaisip nila na yung mga barko na yon ay maghahatid ng resupply dito sa BRP Teresa Magbanwa, mga tol. Kasi nga, tagal nang naka-angkla nun dyan eh. Mga ano na, 4 na buwan na, mga tol. Sobrang tagal na, nung Abril pa nandiyan dyan yan. At eto, panoorin din natin yung nasunog na barko ng China, mga tol. Low quality kasi. Anyway, itong lahat ng videong to, mga tol, itong lahat ng mga balitang to ay sama-sama nating pag-usapan. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video, commentary, opinion, criticism, at kung ano-ano pa, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, no? Panoorin na natin to, mga tol. Naghain ang China ng isang diplomatic protest laban sa pananatili umano ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Yung diplomatic protest, mga tol, ng China, kung pakikinggan mo, wow, diplomatic. Yeah, gusto nila ng diplomasiya. Pero mga tol, iba yung ipinapakita nila sa pamamagitan ng aksyon. Diba? Naghain sila ng diplomatic protest pero anong ginawa nila, mga tol, ng bangga ng dalawang barko natin? Kita nyo, diba, sa mga balita, wasak eh. Diba? Dalawang barko yun, mga tol. Yung isa butas, yung isa yupi. Diplomatic protest pa more, China. Kalokohan niya mga pinagsasabi niya. At bukod pa dyan ay pinuna din ng China ang planong pag-deploy ng Amerika at Britanya ng 8 nuclear power armed submarine sa Australia malapit lamang sa Asia. Mm-hmm. At panuorin din. Pati ba naman doon nagre-react sila? Ano ba, sakop nyo ba? Sakop nyo ba lahat? Ah, napakalayo na niyan sa inyo ah. Oh, pati ba naman yun, wag umaalma kayo? Buzit. Mamaya ang actual video ng pagkasunog ng aircraft carrier ng China. Aircraft carrier na hindi pa nagagamit, no, sa labanan, nasusunog na. Aircraft carrier, mga tol, na hindi pa nagagamit sa actual combat, ayan, nasusunog na. Naku po, eh paano pa kaya pag napalaban na yan? Umabot na sa 173 ang isinampang diplomatic protest ng Pilipinas sa illegal at mapanghamong aksyon ng China sa West Philippine Sea. 173 mga tol na diplomatic protest na ang inihain natin. Pero ang tanong, meron bang reply dyan ang China o meron bang tinugunan dyan ang China? Wala, zero mga tol. Hindi nila pinansin yan. Tapos ngayon sila nagdi-diplomatic protest sa atin para alisin yung BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Bakit? Inyo yun? Diba? E di maghain kayo ng, ano, ng kaso nyo dun sa Court of Arbitration. Eh kaso hindi nila gagawin yun kasi alam nilang matatalo sila eh. O ano gagawin nila? Mambabraso na lang. Kasi dun naman talaga sila magaling eh. Diba? O naghain sila ng diplomatic protest, mga tol, after nun, no, nambangga na sila. Talagang gulo, mga tol. Wala silang balak pahupain yung tensyon. Diba? De-escalate. Ayaw nila yun, mga tol. Kasi nga, ang taktika na, nga nila, gray zone. Diba? Hindi so sobra na parang paaabutin sa gera at hindi naman paatras na tipong walang papawalang bahala lang. Gray zone sila, nasa gitna ng puti at itim. Kaya tinawag na gray zone, mga tol. Andudun lang sila. Mambabraso lang sila, mga tol. Yun ang taktika nila. Kaya diplomatic protest, kalokohan yan. Mula 2022, 473 diplomatic protest ay inihain ngayong taon kabilang ang pinakahuling panghaharas ng China sa Pilipinas.
43 inihain ngayong taon. Grabe ah. Isa, dalawa lang eh. Dapat kontento na Pilipinas dun eh. Hindi naman pinapansin ng China. Tapos 4 ang inihain ngayon. The purpose of the protest is to put on record a particular incident. If you don't issue a protest, the impression is it's all right. Okay, oh, so yun ang dahilan mga tol, no? Kinorek tayo rito mga tol, yun ang dahilan. Kaya tayo naghahain ng diplomatic protest para may record lang tayo. Kasi kapag hindi tayo nagprotesta mga tol, ang ibig sabihin daw nun ay okay lang. Pero ang tanong mga tol, oo nga naghahain tayo ng protesta on record doon. Bukod doon, wala na ba tayong ibang aksyon na pwedeng gawin? Diba? Kasi gray zone China mga tol eh, di ba di tayo makipag-gray zone sa kanila? Diba? Hindi naman aabot sa gera yun eh. Hindi rin naman masyadong paat. Eh, kasi nasa white zone tayo lagi mga tol eh. Gray zone. Diba? Yan naman ang taktika nila eh. Diba? What happened? Nilinaw ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na bahagi ito ng mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang matugunan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Mayroon ding bilateral consultation mechanism sa pagitan ng China at Pilipinas na isa umanong paraan para mapahupa ang tensyon. Eh kaso, ano nangyayari? Nagtatagumpay ba? O pagkatapos, oh, nagkasundo daw ang China at Pilipinas. Good news, di ba? China, Pilipinas, nagkasundo na. O wala pang isang linggo mga tol eh, umaalma na China eh. Di ba? At wala pang isang buwan mga tol, nananakit na naman sila eh. Pero tila wala pa rin. May mga sayad ata sa utak tong mga tol eh. Itong silbi dahil agresibo pa rin ang China. I think an important way to ensure that the Philippines and China are in touch and can contact each other. Whenever the need arrives. Ayon sa political analyst at international relations expert, ay kailangan umanong maging maingat ng Pilipinas sa sinsiridad ng China dahil hindi tumitigil ang kanilang mga agresibong hakbang. Tama, di ba? Unang-una mga tol, yung sincerity, wag nating hanapin yan sa kanila kasi never silang nagkaroon yan. Sinseridad, wala silang ganyan mga tol. Sa mismong mamamayan nga nila, hindi sila sincere eh. Diba sa atin pa kaya? Yung ganun yung klaseng tactic still falls under the so-called gray zone strategy. Oo. So kumbaga man, it can be provocative. Samantala naghain naman ng China ng isang diplomatic protest laban sa pananatili umano ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Lin Jian, itigil na umano ng Pilipinas ang panghihimasok nito at dapat alisin na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa lalong madaling panahon. Panghihimasok daw. Panghihimasok daw yun ako ng yun. May utak kaya yun? Ang Escoda ay gusto talagang sakupin ng China kahit na ang Escoda ay nasa 70 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. Oh! Lin Jian. Siguro naman may utak yan eh, no? Lin Jian. O yan, tingnan nyo, Lin Jian. Hindi ba kakapalan ng muka, di ba? Yung napakalayo ng China ninyo. Tapos aangkinin etong lugar na to na 70 nautical miles lang ang layo mula sa Pilipinas. Hindi ba katigasan ng mukha yan? Diba? Ay, may utak ka naman eh. Tignan mo naman kung tama yung sinusunod mo. At bukod pa dyan, sinabi rin ni Chinese Foreign Ministry Lin Jian noong Huwebes na hindi dapat isulong ng Amerika, Britanya at Australia ang kanilang kaoperasyong nuclear submarine hanggat hindi nagkakaroon ng konsensus ang international na komunidad. Hindi nagkakaroon ng konsensus eh. Wala naman kayong pakialam sa mga ganon eh. Never naman kayo nagkaroon ng pakialam sa ganyan eh, di ba? Unclos nga 1982, pumirma kayo after no, din nyo naman kinilala ni Minsan eh. Ang Amerika, Britanya at Australia ay sumang-ayon na magsanib upang ilipat ang isang fleet ng 8 nuclear-powered at conventionally armed submarine sa Australia sa ilalim ng kanilang AUKUS program.
Dahil dito ay tila nakaramdam na naman ng takot ang China, lalo't malapit lang ang Australia sa Indonesia. Kaya't sinabi ni Foreign Ministry Lin Yan na sinisira lamang umano ng programa ang mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Alam niyo mga tol, walang ibang sumisira ng kapayapaan, sumisira ng maayos na komunidad, maayos na mundo. Walang ibang sumisira niyan mga tol, kundi China lang. Sa totoo lang, salot talaga China rito sa mundo mga tol. Sa pinagagagawa nila, mga tol, sa pinagagagawa ng gobyerno nila, nagiging salot mga tol sila. Diba? Wala tayong galit doon sa mga Chino, Chinese people na nandirito sa Pilipinas, mga pinanganak na rito sa Pilipinas na namumuhay ng maayos, nagninegosyo, nakakatulong sila sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero yung ginagawa ng komunistang gobyerno nila doon sa bansa nila, mga tol, yun ang sumisira sa kapayapaan sa lahat. Hindi naman mga engot tong mga Chinese people na nandirito sa Pilipinas eh. Napakadali lang naman intindihin yan eh. Meron tayong batas na sinusunod. Diba? Hindi naman iniimbento lang at hindi naman ipinagpipilitan ng Pilipinas etong West Philippine Sea kung wala kaming pinagbabasehan. Diba? Kahit kayo eh, ipinagpipilitan ng bansa ninyo na inyo yung kabuuan ng South China Sea, 9-line ninyo. Pero ang tanong, asan doon yung kinakatigan ng batas? Meron tayong batas eh. Merong UNCLOS, 'di ba? Merong Court of Arbitral Ruling, meron tayong arbitral award dito sa Pilipinas. Ang tanong, bakit hindi kinikilala ng China? Ang gusto nila, sila yung nananaig sa international na batas. Tama ba 'yun? 'Di ba? Kalokohan talaga. Samantala, nasunog naman ang isang aircraft carrier ng China na nakadaong sa Yangtze River sa China habang ito ay inaayos. Ayon sa Chinese media, ang insidente ay nasa ilalim na ng imbestigasyon upang matukoy ang dahilan ng sunog. Panoorin ang actual video. Wala eh. Low quality eh. Ang bilis nilang gumawa ng ganyan. Quantity over quality, di ba? Parang cellphone lang sila kung mag-release ng ganyang mga barko nila eh. Hindi pa nasusubukan sa laban, umaapoy na. Mga wiring siguro. Mahinang klase. Alright, bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo sa mga hanash? Hanash ng China mga tol. Yung mga pagrereklamo nila na hindi nila nakikita ang sarili nila mga tol na karekla-reklamo. Diba? Sila ang reklamador na dapat ereklamo mga tol. Anyway, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.